Okay, kailangan ko itong paliguan. So, sabi nila, paliguan ko doon sa army para mag-form lalo. Kasama ko kayo sa work ko ngayon. At iba part-time ako eh. Nakita tayo ito. So, pag maliligo ka, ipo-form yan. Paliguan ko warm itong water na to. Para ito mag-form siya sa buhok ko. So, ito yung ginagawa ko sa... Kahit yung nasa training ako. So, kinukontinue ko lang. Para bumababa ng todo. Hindi pa kasi gano'ng kapit sa akin. Punta tayo sa work. Putik, masabasa. Punta tayo sa work, sama ko kayo. Hello guys, so ngayon sa mga nagtatanong sa akin, welcome back po sa channel natin. Hindi na po kasi ako full time sa security. Ang nagte-training na po ako sa military. So, ang trade ko po sa mga nagtatanong, military police po ako sa Canadian Armed Forces dito sa Canada. Ito po yung naipasa kong trade. Ngayon, wala akong training. Hindi pa naman ako nagkukwit sa company namin sa security. Kumuha ako ng chef. So, pwede ka lang kumuha ng chef. Alam naman nila yung ano, nagsabi naman sa kanila ako ahead of time. So, para ano ba, kumbaga, hindi tayo ganun ka pakanti sa bahay. Ayoko kasi nai-stuck. Para sa akin, okay lang ako ng ano, once a week day off. Okay na sa akin yun. Kanya, Saturday. Yung buong Saturday, tapos gabi, tapos balik uli ng Sunday. Okay na ako sa ganung work. So, dito ako sa trabaho ko na in-house security. So, wala tong company. Sa magtatanong po, wala ko siyang company. Dito na ako nag-work. Matagal na bago pumasok sa military. Ngayon, flexible naman sila pag walang akong training. Sasabihan ko sila ahead of time. So, at least, di ba? So, ini-schedule nila ako. Lalo ngayon, na Saturday ngayon, wala naman akong ginagawa sa bahay. Kaya kumuha ako. Pero pag may training ako minsan ng weekends, hindi ako nakakuha. Kaya sinasabi ko sa kanila agad yung schedule ko. So eto, malapit na ako sa ano. Malapit lang sa bahay yun actually. Malapit na ako dito sa work. Sa mga nagtatanong, sa mga security, paano daw makapunta sa Canada? Sa ano po, hindi ko po talaga masasagot. Kasi nga po, dumating po ako dito sa ano ng permanent resident na po ako. Dumating na po ako ng permanent resident. Kinuha lang po ako ng parents ko. Hindi ko po alam yung process ng student sa mga work permit, unfortunately. Pero kung malalaman ko po, makakuha ko information, sasabihin ko po sa inyo. Kasi mayroon po kasing mag-share ng gano'ng sensitive po yung topic na yun, lalo na kung hindi ko siya ma-explain po sa inyo na maayos. Kaya hindi ko talaga siya ano, ma-explain kasi lalo nga sobrang busy ko sa training sa military. Kaya hindi ko po siya matutukan. Pero in the future po, yes po, why not? Ito na po ako ngayon, dito na ako sa work. Sa magtatanong, ito yung last upload ko. Ang trabaho ko po dito ay security, mobile patrol. So, ako po yung namamahala dito sa gabi. Lahat ng report na may incident, lahat ng tawag dito. Kung merong alarm call, kagaya last time, bago pumasok sa training, meron kaming alarm call dito. Na hindi daw naka-arm yung pinto, parang ganun. Pero andito pa naman yung cleaner noon. Pero may pumuntang police. So kinuha ko lang lahat ng report ng mga incident number. So mga bagong security guys, ang gagawin niyo pala pag may pumunta na halimbawa police, ang kukunin niyo vehicle number kung pwede, kung meron sila, pangalan ng officer, occurrence number, tapos yung araw na yon, yung oras na pumunta sila. Just in case magtanong yung employer nyo or yung company nyo kung hindi kayo in-house kagaya nito, may maibibigay kayong information. Ngayon, pag EMS or ambulansya pupunta, ang hihingi nyo, run number. Run number, pangalan din ng
ng paramedic, saka meron silang ano, number yung may number yung ambulansya, makukuha nyo yun. Time, date, yun yung pinaka-importante. Saka summary ng kung ano yung nangyari. Ngayon, pag firefighter, ganun din. Kunin nyo yung occurrence number nila, pangalan, kung as much as possible. Pero madalang kasi yung firefighter, ilang beses ko pa lang sila naka-encounter. Kasi hindi naman lagi kasi yung fire, diba? Lagi yung police, EMS. So, usual yun. Kaya, yun ang advice ko sa inyo, guys. So, wait lang. Magsa-sign in lang ako. Balik tayo at ikot tayo. Ayun, tapos dito, ano guys, wala akong uniform pero, I mean, kasi matagal na akong security. So, meron ako dito yung personal hat na security. Meron ako dito, yan. Yung dating nakikita nyo na din. Meron din ako dito, tawag dito. Meron ako dito yung bonnet na security pag lumamig na. So, yan, meron ako dito. Yung company provide namin na flashlight medyo malaki pero maganda kasi to for protection just in case lang kasi mag-isa lang ako dito. So okay na din to pero pwede kayong kung nag-work kayo sa security kagaya ng pinag-workan ko dati mga indwell, mga mall, hindi ko recommended to ang kunin nyo yung maliit na malakas yung kagaya ng gamit ko dati kasi para makamove kayo ng mabilis. Tapos andito yung personal vest ko. Yan yung vest ko for safety protection sa akin syempre sa gabi. Tapos meron ako dito guys, oh, papakita ko sa inyo. Dinisito ng wife ko, so dito mo siya ilalagay, clip mo na ganyan. So pwede siya sa ano, more on laptop, tapos pagkakain ka, so, ano siya, pasok na pasok. Tapos medyo malamig na ngayon, so meron ako dito ng blanket ng ano, ng Under Armour. Then actually, nung nagpunta ako last time sa Under Armour, na nagamit ko na yung military discount ko. Kaya, sulit na sulit. So, yun lang. May tubig ako dito. Mga snacks. Hindi ko alam kung bibili ako ng food mamaya. Kasi nga, snacks lang ano ko dito. So, mayroon akong binigyan ng kaibigan kong Red Bull. Pero hindi kasi ako masyadong nag-Red Bull. Copy lang. Ano lang siya. Dinadala ko siya in case of emergency. Mayroon din ako guys dito ng power bank. So, sobrang importante na to pag nagsisecurity kayo. Ito ang kaibigan nyo. Ito siguro capacity niya. Depende sa ship pero kaya niyang magpuno ng tatlo. Okay naman yung battery life ng ano ko. Plus sanitizer. So yan yung mga tip ko sa inyo sa mga bagong security. Kung magmo-mobile kayo. Depende kasi sa site eh. Yung iba kasi provided na lahat eh. So yun, meron na ako dito ano, personal tissue. Yan. Kung kumakain kayo, pwede nyo magamit yan. Be ready kung ano, medyo malamig. At depende yun, yung ibang company guys, nagbabayad ng gas, kagaya nito nagbabayad sila ng gas. Yung ibang company hindi. So depende talaga yun sa mapapasukan nyo. Sa nagtanong din sa akin, hindi na ako nag-work ng third party security. Ang hinahanap ko na lang security guys, hindi naman sa pag-ano, nagbubuhat ng bangko. Na-experience ko na kasi karamihan ng heavy security, mga tactical. Tapos nasa training na ako ng military police. Ayoko naman na kasing kumbaga mag-risk kung magpa-part time lang ako. Ang gusto kong trabaho mga chill lang kagaya na to. So ini-enjoy ko na lang siya. Hindi na ako nag-work na heavy security para makipag mag-arrest ng homeless, ng shoplifting dati sa vlog sa mga mall, diba? Ang inanap ko, medyo static. Yung ano lang, chill lang, dito ka lang. Pwede ko may pag-usap sa wife mo, mga ganun, or kaibigan mo, kahit sino, na chill lang. So ngayon, mag-i-start na ako, 5 minutes, mag-re-ready na ako. Pausapin ko kayo mamaya doon, along the way, at kita-kits tayo, at upload ko tong vlog na to bukas. Okay. Guys, mag-i-start na shift ko. Natin tong best for safety. Okay na to. Tapos pala dito sa work na to, kung need mo ng kape, allowed kaming lumabas. So makikita nyo dito yung Tim Hortons. Yan sa kabila. Pero hindi ko alam kung makikita nyo dito sa kabila, dito sa likod ko may McDonald's. So convenient siya sa lahat. Convenient siya sa lahat ng I mean, kung gusto mo kumain, kung wala kang food. Kaya hindi ko worries dito minsan kung wala akong dalang food, diba? Kaya walang problema. Okay naman, ikot muna ako. Balikan ko kayo maya-maya. At kung bili tayo ng pagkain, guys, sabihin ko kayo para
masama ko kayo. Welcome po sa channel natin. Maraming salamat sa mga supporters ko hanggang ngayon na iba na sa Canada na nagme-message pa din sa akin. Thank you sa lahat. At enjoy po sa vlog natin ngayon. So guys, nahuli ko. Inubuksan niya yung trailer. Either magnanakaw ng TV or nanakawin yung mga sofa doon kung ano-ano. So yan yung issue dito. Kaya dapat alert ka dito. Madali siyang site pero importante pa din na gawin natin yung trabaho natin. Kaya ito, explain ko sa inyo kung ano yung nangyari. Hello guys, so nakita niyo yung video ng lalaki. So ang nangyari, so umikot ako sa isang zone. So usually, diba pag nag-check ang lagi kong payo sa mga bagong security, huwag kayo mag-check ng saktong oras. Kaya every 30, 15, 45, gawin yung ano, wala ka kayong ano. Yung routine nyo, gawin yung routine nyo yung wala sa oras. Pwedeng 1 hour, 35, 37, 45, para yun nga kagaya na, hindi kayo nahuli sa oras, diba? So nag-check ako dito, nakita ko yung may bike na gumanon. Tapos sinampas niya yung ano, pagkababa niya, sinampas niya yung lock ng trailer. So nagulat ako, syempre hindi ko inaasahan kasi usually timing naman dito. Malamig na kasi ngayon dito, so naghanap sila ng tutulugan. Yun yung kaya nag-hire ng security dito. Naghanap sila ng mga ng security na titingin para sa ganitong senaryo. Kasi yung iba dito nagdumudumi sa trailer, di ba mga brand new to? Or sa mga kotse na nakabukas. Kasi trabaho namin dito magsara or i-report yung ganon. Sakto niya, pinupukpok niya na ganon. Tapos yung iba nagnanakaw ng ano, ng TV. So inilawan ko siya agad. So tumakbo ako papunta doon. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Oh, naghanap ako ng tutulugan. So sabi ko, syempre, de-escalate mo. Hindi ka naman pwedeng aggressive na ano. So, kausapin mo pa din na maayos hanggat maaari. Sabi ko, umalis ka lang dito. Wala naman problema. Pero hindi pwede dito matulog kasi this is private property. So umalis naman siya. Nakipag-argue lang ng saglit. Eventually umalis. In-escort ulan siya palis na ganun. Kaya kahit static guys, kahit sang static na security, mag-iingat pa din kayo kasi kagaya nun. Ipapakita ko sa inyo video. May parang 20 seconds or 18 seconds na video na video ko na nakuha na isa. Delikado talagang work ng security. Para din siya talagang law enforcement. Kaya mag-iingat kayo sa mga site nyo. Nag-work ako sa homeless shelter, sa mall. Kumbaga sanay na ako makipag-deal sa kanila, lalo na yung indwelling supportive. Doon na nakaraan na company ko, diba? Ang dinideal namin doon, heavy duty. Kasi doon sila nakatira. Mga nagdodroga sila doon. Kaya mahirap sila i-deal doon. Pero dito kasi pag private property talaga, pwede mo sila palisin mas madali. Hindi kagaya doon. Doon sila nakatira, yung mga apartment sila doon. Mas malaki yung rights nila doon. Kaya mas matatapang sila doon. So na-champion ko. Ngayon lang, share ko lang sa inyo para sa mga bagong security na hindi pa nagsisimula pa lang, yun mga tip ko sa inyo na ano, sakto eh, nagpa-part-time lang ako tapos naka-encounter pa ako yun, kaya nakaka-miss din kasi usually pag naglalakad ako wala ka naman makikita, rabbit makita mo, coyote ganun lang. O yun, safe naman ako. Ang ginawa ko, naglagay ako sa report ko video, oras na lumabas siya, dinetail ko lang doon, tinawagan ako ng manager, okay ka lang ba. More on safety ko yung ina-ask nila. More than anything here kasi sabi nila mapapalitan naman yung mga gamit pero yung buhay mo syempre hindi, kaya ingat lang din. Kaya yun guys. Ako guys kung nadidinig yun. Parang may firefighter. Ano ngayon? Ano ko sa mga? 2 sum 23. Dalawa pa oh. Sunog siguro. Tatlo, actually tatlo. Yun, so balik ko lang guys. Galing ako sa McDo, bumili ako ng Junior Chicken. So ito Junior Chicken. Tapos merong small fries. Tapos iced coffee. May deal sila ngayon na $5.79. Dalawa yung binili kong Junior. Ito na yung hapunan ko. Isa. Makainin ko siguro mamaya pag nagutom ako. Hindi ko nakakuhanan.
Kesa ito na. May bit-bit na baseball bat. Ayan. Ayan, nakita ko yung inampas na nasa island siya kanina eh. Ayan, ganyan yung sabi ko sa inyo guys. Ingingat kayo. Nagwawala yan kanina pa. Ah, malaki mo siya sa akin pero ingat kayo pag ano. Pag may mga ganyan. Para safety lang.